Maraming salamat po. Mga kaibigan, nagagalak po ako na narinito kayo upang makinig sa aking munting kwento. At kwentong hindi lamang po galing sa akin, ngunit halaw sa karanasan at ng mga nasabi ng mga mithiin ng mga nakasilimuha ko sa bahay, sa buhay, at ng aking mga kasama. Hindi po ito talaga masasabi nyo na mithiin ko lamang, kundi palagay ko ay nahanap ko lamang ang boses o ang mga salitang magbubuklod ng diwa nating mga Pilipino. Kaya't salamat po, pagkat simula na tayo'y magkakilala, ay hindi na tayo nag-iwanan. At maaari ko lamang siguro pong simulan ito sa pagkilala sa aking pinanggalingan, pagkat nanggaling po ako sa kanya ng kamuning. Kaya't narito po ang aking mga kaibigan, si Fatima, na aking classmate. Kami po yung mga batang kamuning, hindi po kami galing sa larangan ng mga mayayaman. Ang playground po namin ay sa kalsada at pagkat kami ay nagkamali, nabubundol kami ng jeep at nakapaskutal. Ang paborito po namin mga laro ay shato, tumbang preso. At pag nagkamali po ng hataw sa lata, tinatamaan at nabubukulan po kami lahat. Kaya ang mga mahalagang bagay sa amin noon ay kung sino ang may mabibigat na chinelas para pag initsa mo, talsik ang lata ng malayo. At kung minsan, kung walang chinelas, hihingi ng permiso na bato na lamang ang gamitin sa tumbang preso. Ang pinanggalingan ko po ay isang pamilyang masasabi natin nasa tuhang larangan, bagamat ang aking ina ay guro. Ngunit ang guro, alam po naman natin ito, ay isa sa mga pinakamababang sinuswetuhan, lalo na ng unang panahon. Matataas ang mga pinag-aralan ng ating mga guro, ngunit mabababa po ang sweldo kung ikukumpara sa mga pribatong sektor at sa mga profesyon gaya ng abogasya o kaya ay panggagana. Ang yamang po ay galing sa Shasi Sulu, kaya kilala po niya ang hapdi ng turbihing taga Mindanao siya. Ang malaman niya kung paano siya ay hindi gaano mapapasok sa sinasabi nating mainstream economy pagkat hindi naman siya po nagkaroon ng sinasabi ng career track para sa isang importanteng posisyon sa ekonomiya ng Metro Manila. Napakatalinong tao, mahusay, minsan may kita, minsan wala. Kaya pinagtatagpo-tagpo na lang ng aking ina at alam ito ng aking mga kaibigan, ang paghahanap ng karagdagang panghuhugutan ng ulam sa araw-araw at siya ay nag-establish ng negosyo kung saan nagtatahi siya ng mga bank at binibenta niya. Kaya mga kaklasiko, alam po nila, kasi ang mga teacher noon naglalako sa kapwa-teacher at sa mga ibaba na mga tinahing bag ng aking ina at ng mga kanyang estudyante, mga night students sa Rumanong Side High School sa Cubao. Binigyan po ako ng diwa na maliwanag. Kaya't bagamat galing po kami sa larangan na mahihirap, matindi po ang paniwala ko sa dignidad ng aming mga ranggo. Bagamat hindi po kami matatas sa wikang Ingles, ang tagkatalinuhan ang kin ng aming mga kaklase ay malimit nakikita naman sa aming pamumuhay araw-araw. Kadalinuhang galing sa karanasan, kadalinuhang ang kin ng bawat isang Pilipino. Nakita ko ang pangugusabos sa mahirap at sinasabi kong mali ito. Lalong-lalo na ako at ang aking mga kalaro alam ang mga pangunahing patakaran sa buhay. Huwag magsisinungaling. Huwag mag-iisa sa kapwa. Manindigan sa tama. Ipaglaban ang karapatan. Ngunit malimit nakikita ko pag inasa larangan ng aking mga kaklase at kalaro na
kahirapan namin at ang saksaysayan natin na pagigipit sa maliliit ay nagbigay ng takot sa mahihirap. Malimit po pag ang pulis ay naninita sa amin. Pag sinita nila yung mga kaluro ko o yung mga kapitbahay namin, barbero, mas hirap po silang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Ngunit kami, na marunong kaming mag-Ingles dahil ang nanay ko ay English teacher, kaya namin ipaliwanag ang aming posisyon. Malinaw ho sa akin na yung aking kalarong bulol ay lagi nilang binubuli. At dahil hindi niya kayang, sinong bulol po ang kayang ipagtanggol ang sarili niya? Pag pinili niyang ipagtanggol ang sarili niya, lalo siyang ibubuli. Kaya kinakailangan na ang mga may boses na malinaw at matatag ang lumaban para sa mga maliliit. Bata pa po ako, malinaw na po sa akin na yan ang gusto kong mangyari sa aking buhay. Isang buhay na makabuluhan pagkat ipaglalaman ko po ang tama at ang maliliit. Malinaw po sa akin na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa bawat isa, talino at kagalingan sa iba't ibang larangan. At nakita ko po na yung aking pag-aasam sa hustisya ay isang matinding pagnanasa upang makakita ng hustisya at katayuman sa ating bayan. Ngunit kami po ay mahirap. Kaya't kinailangan kong maging napakaingat sa aking lahat ng galaw upang hindi ako magkaroon ng ni isang mababang marka. Pagkat naiintindihan ko ang patakaran sa lipunan na kung hindi mataas ang marka mo ay hindi ka makakatuntong sa universidad. At kung hindi ka makakatuntong sa universidad ay hindi ka pipiliin upang magka-pribilehyo sa pagtatrabaho. Kaya kung ingat po ako, hindi masyadong nakibarkada. Kaya kilala po ako na medyo tahimik lamang. At hindi galak. Maingat po ako na hindi magka-boyfriend ka agad nung high school, pero nung college, hindi ko na ako napigilan. Nung nasa Ateneo po ako, itinanong ko makailang ulit sa sarili ko kung paano ko nakatuntong sa pamantasan ng mga mayayaman. Ako po ay nakasuot ng maong at t-shirt, kalimitan. Ang mga kaklasik po ay designer jeans ang suot. Mas maganda po at napakasarap pakinggan ng kanilang Ingles, ako po ay namamapa. Pagkat ang lingwahe po ay ang lingwahe namin sa kami. Ngunit pinagpalang naging mabuti naman po ang aking performance sa Ateneo dahil sa scholarship. At natuwa naman po ang aking mga kaklase na ang isa sa kanila ay nakatuntong sa ganong kagandang universidad. At noong napunta po ako sa nalulhasaan ng batas ng Universidad ng Pilipinas, hindi ko inaakala ako po ay magiging numero uno o valedictorian. Valedictoria na galing po sa larangan ng mahihirap. Malinaw po sa akin na kaya lamang ako binigyan ng talento ng Panginoon ay upang makapagsilbi. At dahil naiintindihan ko ang aming pinagagalingan, anumang kakayanan ko na ibibigay ng oportunidad ay gagamitin upang itangan ang mga taong kasama ko sa aking pinagagalingan. Malinaw po sa akin na ang lipunan natin ay laging nanggigipit sa maliliit. Napakaganda po ng nabalas na napag-aralan ko, ang sinasabi po ay pantay-pantay ang tao. Ngunit nakita ko po hindi totoo itong nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Namaalas ko po ang isang sitwasyon, kaaga pa lamang na ako'y naging abogada, nang ang isang hardinero ng namatay na mayaman ay unang dinampot ng pulis upang pagbintangan ni kaunting ebidensya wala sila
kailangan lamang nilang mapakita sa media na may kasagutan ang tanong kung sino ang gumawa ng krimen. At ganito po ang lagi ko nakikita, ang mahihirap ang unang pinagbibintangan. Hindi po nila pinag-iisipan ang mayayaman. Ang gumawa ng krimen na karumaduan gaya ng pagpaslan na may-ari ng bahay na yon, kundi ang unang nilang pag-iisipan ay isang maliit na hardinero. At binubog nila. Dahil, sabi nila, kailangan marami kang barkadang sabihin kasama sa kanya na ito. At dahil wala naman, upang tumigil lamang ang pambubugbog, ay sinabi niya ang pangalan ng kanyang mga kapibahay. Ito po ay karanasan na pangkaraniwan sa mga mahihirap. Mapagbintangan sila, kailangan sila tumuga at nagbigay ng mga pangalan ng kanilang mga kapibahay upang lamang tumigil ang panggigipit. Kaya nadampot po ang kapitbahay ng karpintero at dahil ko alam ko ang realidad ng mga galing sa istasyon ng polis na yon, binantayan ko po ang aking kliyenteng problema. Hindi po ako umalis kasi baka sa kagustuhan nilang sabihin sold na ay may mapilit silang saraysay mula sa kaawa ang karpintero. At nakita kong nakalumok siya sa isusulok. Yung karpintero may dignidad. Ang kanyang spirito ay biniya at dinurog. Hindi niya maatim na isipin na pag na siya ay akusahan ng pagpaslang sa isang tao, hindi man lamang niya nakita ni isang sandali. Hindi niya maisip kung anong magiging kinabukasan ng kanyang pamilya ngayong siya ang inaasahang kikita para sa kanila. At bilang abogado at naging mahistrado, nakita ko paulit-ulit na lamang ang ganitong kwento. Ang mahihirap laging pinagbibintangan. Ang maliliit laging ginigipit. At ako, nakagawad at alagad ng hustisya. Ang aking puso po ay nadudurog araw-araw. Pagkat sinasabi ko, ganyan na lamang ba ang kinabukasan natin sa Pilipinas? Ganyan na lamang po ba tayong mga sinasabing aral sa Biblia at nabibigkas ng wika ng Panginoong Diyos? Mahilig po tayong magsabing praise the Lord. Kaya po ba natin ang ganitong sitwasyon ng ganitong panggigipit, kawalan ng katarungan, pagbibintang ng walang basehan at pagkitil sa buhay? Ito po ay dahil hindi natin kinikilala ang halaga ng bawat isa. Halaw po mula sa tradisyon ng ating Kristiyanong mga ninuno at ang tradisyon na kasalukuyan nating dominanteng relihiyon. Lahat po ng aklat na yan ay nagsasabi na ang Diyos ay nagmahal sa bawat isang kaluluwa kaya gumawa nga siya ng sakripisyo niya na ialay ang buhay dahil bawat isa ay mahalaga. Ngunit binubuhay po ba natin ito? Hindi ko po nakikita yun. Kundi gumawa tayo at hinahayaan natin magkaroon ng infrastruktura ng institusyon na punong-puno ng kasamaan at kawalang halaga sa buhay. Kaya inisip ko po, gaya po ng noong-noon ko pa gusto mangyari na magbago po ang pagtingin sa maliliit at magkaroon ng katarungan sa bayan, ano po ba ang kailangan nating gawin? At magkaroon po ako ng oportunidad na pag-isipan ang lahat na nakita ko sa aking buhay, kasama na po ang aking papel bilang punong mahistrado, kung ano po ang kinailangan noon upang maayos ang problema natin ng panggigipit sa maliliit. Mayroon po kaming reformang ginawa noon sa Supreme Court na pinabilis ko po ang mga proseso. Bumibilis na. Sa tingin ko yan, ang krimen, ang mga kulungan natin ay napupuno 98% ng mga mahihirap. At alam ko po na bawat isang
mahirap na kuhain mula sa kanyang trabaho, limang kaluluwa ang minawasak natin. Napagbitangan siya, o kaya kung tama mang may sala siya, ay binbin ang kaso niya ng katagal-tagal hanggang 7 o 10 taon, kasalanan pa rin ang lipunan yan. At ano ang consequence ng ganyang pagkakasala? Ang kanyang asawa, kailangan pumunta sa presinto upang siguraduhin buhay at mahusay pa ang kanyang asawa. Ang tatlong anak titigil sa pag-aaral pagkat wala na si amang maiuwi pera para makapunta sila sa pag-aaral at para makapag at para makakain man lamang sila. Bawat isang maling bintang sa mahirap, limang kaluluwa ang minawasak natin at kaya natin ito. Anong klaseng lipunan tayo mayroon? Kaya po ba natin sabihin na kikilala natin si Kristo ngunit ganun ang ating puso na wala tayong pakialam? At marami pa pong kasalanan sa larangan ng katarungan, ang mga magsasaka, ang mga mamisa, ang mga lumad na wawala ng bahay at lupain. Gayun rin po. Paulit-ulit na kwento ng walang katarungan, walang pagpapahalaga sa kapwa. At ang tingin ko po, panahon na upang tayo ay magkaroon ng pambansang usapan. Ano po ba talaga ang tingin natin sa isa't isa? Ang tingin po ba natin, pag maganda ang ating pabango, ay mas mahusay na tao na tayo sa kapwa natin na ang may pawis dahil lumakad kasi wala siyang pamasahe. Yung mga makikinis po ang babalat kasi kaya po nila mag-facial. Mas mahalaga po ba ang tingin ng Diyos sa kanila o mas hinihingi niya na tayo ay tingnan yung mga kapuspalad at naghihirap sa pang-araw-araw? Maliwanag po ang sagot sa atin. Bawat isang mahalaga. Sa kaduluduluhan ng buhay natin, kamatayan lang rin ang lahat ng ating hinaharap. Ano ang karapatan natin magsabi na ako ay ama sa aking kapwa? At dahil lamang sa kakulangan ng ganitong pananaw ng pagpapahalaga, ang pangdiipit sa larangan ng batas, kaya maaari mang mangyari yon sa isang senador ngayon na nasa posisyon o sa isang taong gusto lamang manahimik, ay naging isang pamamaraan na ng pamamalakad sa ating gobyerno. Ginawa na pong sandata ng kapangyarihan ang pangbabagoy ng batas. At dahil po dito, mayroong mga grupo na mga nananampalataya sa Panginoong Diyos at yung mga nagsasabing hindi pa namin kilala yung Bible mo, nagsama-sama po at sinabi, hindi po ba pwede magbago ang puso ng Pilipino at magbago ang bayan? At nagkaisa po kami sa pagkilala na mula sa paniniwala sa plano ng Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin at mula sa panaginip ng isang matayog na bayan na may dignidad. Pinagsama-sama po ito at naniwala po kami na anuman po ang aming paniniwala. Ang pinakabuod po ng ating kakulangan ng tunay na pagkonsenso ay ang pagbabaliwala sa individual, sa bawat isa. Kaya ito po ay isang kilusan, paninindigan, pagsasama. Isang lakbayin na iniimitan ko ho kayong sumama. Bigyang halaga ang bawat isa, ang bawat buhay,
bigyan ng dignidad. Halimbawa po, sisimulan ko na po ang pagpapaliwanag ng proseso ng transformasyon o pagbabago sa larangan po ng sinasabing labanan o digmaan sa droga. Kung maaari niyo akong pagbigyan, lalapit lang po ako sa ibang miyembro ng audience. Sinasabi po na napakaraming drug addict sa atin. Totoo po yun. Higit po sa 1 milyon, maliwanag po ang PIDEA at ang mga numero ng mga drug surrenderies, lumabas po na may katotohanan niyo. At lumalabas sa survey na may takot po sila ang marami sa mga iniisat nila naglilipa ng mga drug addicts sa libunan. Ngunit tatanungin ko po, noon po man po kinilala ng batas ang problemang yan. Ngunit ang karahasan na ngayon ay bumabalot sa ating bayan. Ito ba ang makatao at makatarungang paraan upang lipunin ang kriminalidad na dinidikit sa problema ng addiction? Tama po ba yan? Makikita niyo po na sa mismong datos na lumalabas sa mga survey, bagamat natutuwa ang marami o kaya ay nauaprobahan ang tutok sa laban sa droga, ang laki po ng alinlangan, higit sa 90% ng sabi, dapat buhay ang mga hinihinalang nagkasala. Ibig sabihin po noon, ang Pilipino, pinapahalagahan ang buhay. Kung pinapahalagahan ang buhay ng Pilipino buhay, bakit sila natutuwa sa drug war na nagkaroon na ng 27,000 deaths? Alam niyo po kung bakit? Natakot po tayo. Hinakalang wala ng lunas ang problema ng kriminalidad. Doon sa mga nagsasabing Kristiyano sila, nakalimutan nila ang sinasabi ni Jesus na ang Panginoon mismo ay kayang lutasin, lunasan ang lahat ng sakit natin sa puso at lahat ng salot sa lipunan. Bigyan mo ako ng panandali ang atensyon. Ito pong laban sa droga, halimbawa, alam po natin na dinadala po ito ng personalidad at conviction ng ating pangulo. Naisip na po ba natin na hindi naman po siya laging pangulo natin? Wala pong forever. Ngunit ano pong nangyari? Doon sa sinasabi kong bawat isang malampot na inosente o mabilanggo ng katagal-tagal ng walang tamang paglilitis, 5 ang winawasan. Pakikilala ko po sa inyo ang ilang umilan. Si Micaela po, 1 taon, 4 taon. Kasama ng kanin niyang kapatid, napaslang ang kanyang ama. One month pa lang siya. Ang lola niya, si Lola Sara, na hindi po nag-aalaga sa 7 anak. At pagkat hindi na malaman ang ina ang gagawin sa buhay, naglako na rin ang ina. Bukod sa tanong kung may karapatan ba ang estadong kitilin ang buhay ng isang tao nang walang pakundangan, nang walang pagsunod sa batas, sino ngayon ang sasagot sa mga naulila? Naisip po ba natin na matapos mawala ang termino ng ating pangulo, ang mga problemang iniwan ng walang hampas na pagpatslang sa ating kapwa Pilipino ay sasagutin ng susunod na henerasyon at
henerasyon matapos pa nito. Ineestima mga 80,000 na at least ngayon. Ang mga kagaya ni Micaela, nasa kandungan ng kanyang lola, walang magawa si Lola Sara. Hindi na niya responsibilidad. Dapat ang managot ay yung mga nag-utos ng pagpasla. Ngunit wala kinalaman si Lola Sara sa ganung desisyon. Ngunit sa kanya ang lahat ng pait at sakit at pabigat. Kung tayo ay tunay na may puso, ay makikidalamhati at aayuda tayo sa mga Lola Sara. Naiwan po si Luisa. May dalawa na po siyang anak. Ngunit ang kapatid niya ay napasla. Iniwan ang tatlo. Hindi siya handa upang magpalaki ng limang anak. Sino ang mananagot sa buhay ngayon ni Luisa? Tama po ba ang ginawa natin na gumawa tayo ng henerasyon ng mga naulila? Bakit tayo papasok sa isang polisiya na sasabihin natin may awtoridad ang ilang mga tao upang kumitil ng buhay? Saan nang gagaling yung ganong lakas na hamakin nila ang Panginoong Diyos at sabihin kami ang Diyos na magdedesisyon kung sinong mamuhay at sinong mamamatay? At dahil tayo ay nanahimik, cargo de consciencia natin lahat ito mga ito. Bukod sa dugo na nasa kamay nating lahat ng mga inosente na namatay. Paano na ngayon ang mga naulila? At ilan po rito, namatay po ang kanilang ama o ina sa kanilang harapan. May isang nagkwentong bata na kinuha ng ina niya, pinasok upang yapusin, ngunit tumagos ang kanyang kamay. Pagkat yung utak pala ay sumabog na. Mayroong mga bata ngayon na hanggang ngayon ay takot na takot pa pagkat naaalala nila na sumampa sa kanilang katawan ang bangkay ng kanilang ama. Mayroong lumaban para sabihin bakit yung ginagawa iyan sa aming ina o ama, ngunit pa sila tinutukan. Kailan natin mapapawi ang hamdi at ang cruelty na binigay natin sa ganito mga musmos pa lamang? Tama po ba na para mapawi lamang ang takot natin sa mga naglalaganap ng mga tambay at mga addicts, ay darating tayo sa sitwasyon na hindi na natin kilala ang kaluluwa natin at ang sarili natin bilang bayan? Gayon na lamang po ba ang paghanga natin na hindi natin maisip na gumawa tayo ng saksakang malaking problema para sa susunod na henerasyon? Hindi po natin masisisi kung ang ilan sa mga kabataan ito ay mag-iisip ng pagiganti. At yung kasamaang naramdaman niya ay ilalabas niya sa lipunan sa ibang paraan ng pakikita ng kasamaan din. Kaya kailangan po bigyan natin ng halaga ang bawat isa. Pagkat hindi lamang naman po ito tungkol sa giyera sa drug addiction, kundi kasama na rin po ang sistemikong pagtatanggal ng proteksyon natin sa batas. Kaya't ang naulila rin po ay ang rule of law, ang due process. Bawat isang kawali ng gobyerno, wala ng kasiguruhan sa kanyang paninibihan, pagkat kahit anong oras, maaaring hanapan siya ng nawawalang dokumento. At dahil doon, sa
sasabihin, void ability. Kanyang appointment. Million-million po yan. At dahil po may kaba sila, hindi na nila kayang manindigan sa tama. Gayun din po, dahil nawala na po ang rule of law, gayon na lamang na kahit ang pinal na desisyon sa amnistiya ay kayang buksan. Pagkat wala na pong paggalang sa rule of law. Nagsimula nung walang tigil na pagpatay ang namalas natin sa ating bayan at hindi tayo umaman. Bawat isang buhay mahalaga, kaya bawat isa sa atin ay kailangan ng panibagong pag-asa. Lahat tayo kailangan natin ng second chance. Lahat naman po tayo nagkamali. Ngunit pag isang pagkakamali po ba ay ibig sabihin, wawasakin na natin ang hindi lamang ang buhay niya, kundi ang buhay ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Totoo, nagsimula siyang suminghot ng rugby. Kasi batang lansana siya eh. Gutom. Giniginaw. Upang tigilan ng pagkakalampag ng kanyang sigmura, kailangan niyang mahay. At yung mga nangangalakaw ng basura, dahil masakit sa sigmura ang naaway nila, minsan naiisipan nilang suminghot. At yung mga nagtatrabaho, hindi lamang naman po mga energy drink ang iniinom na minsan dahil sinasabing mas kaya nilang magtrabaho na mahaba, kailangan nilang pumasok sa bawal na amon. Ngunit bawat isa mo sa atin, kailangan natin ng second chance. Bakit mo natin hindi inisip na ang manggagamot mayroon namang approach sa ganyang sitwasyon? May mga pari at pastor tayo na dating drug addict na ngayon ay ikinalulugod natin makasama. Si Jesus mismo ay gumaling ng isang tao nananakit sa sarili niya at sa kapwa niya sa Genesaret. Pinalabas niya ang mga masasaming espiritu at kahit napakamahal nung economic cost ng mga baboy na tinaboy niya sa lake upang lamang ma-save yung man from Genesaret, yung demon-possessed man. Ang estimate ko po yung mga baboy na yun, 18 million pesos ang cost. But Jesus did not mind. Mas mahalaga sa kanya yung kaluluwa na yun. Si Jesus sinasabi sa atin, kahit 18 million, kahit buhay pa niya, ipagpapalit niya para lang bigyan ng second chance ang bawat isa. Kaya kung magsisimula tayo po ng pagkilala na pinaghiwa-hiwalay na natin ang ating puso sa isa't isa kasi ayaw natin makialib sa mga mahihirap at sa mga mababa. Kung kikilalanin po natin yun at hihingi tayo ng kapatawaran dahil pinaghiwa-hiwalay natin ang sarili natin, magkakaroon po ng halaga ang pakiging isang bayan natin. At simula sa paghilo na ito, ay magkakaroon tayo ng bagong pananaw. Isang pagpapalakad sa pamahalaan, isang pananaw sa lipunan, kung saan ang unang binibigyan ng halaga natin ay ang maliliit. Hindi po yung mayaman na, hindi po yung malaki na, hindi po yung makapangyarihan na. At dahil po mahalagang lumaban at makita ng mga maliliit ang kanilang kapangyarihan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, importante po tayo magsama-sama. Magsasama-sama po tayo upang itaga sa isipan ng lahat na ang demokrasya ay nanggagaling sa baba, sa maliliit. Hindi po dinidikta ng makapangyarihan, kundi ayon sa konstitusyon at ayon sa kagustuhan ng Diyos na nagbigay sa atin ang demokrasya,
ang kapangyarihan ay manggagaling sa baba. Bibigyan po natin ng boses ang maliliit upang sabihin nila kami ay may dignidad at may halaga sa mata ng Diyos at ng batas, lalo na ng konstitusyon. Bibigyan natin sila ng plataforma upang ikwento ang kanilang mga kwento. Gaya ng mga kasama ko sa Kabuning, nakita namin ang kawalan ng katarungan sa buhay. Bibigyan natin sila ng paraan upang maisalaysay ang kanilang mga pangarap. Ang mga pangarap po nila ay hindi kaiba sa inyong pangarap. Pangarap na magkaroon ng pamilyang buo na nagmamahalan. Pagkain na sapat sa pang-araw-araw, minsang celebration sa birthday at sa Christmas, magandang relasyon sa mga kapitbahay, karapatan upang makapag-aral at makapaghanap ng hanap buhay na may dignidad. Hindi apihin, hindi alipostain, ngunit pangahalaga, pagbigyan ng halaga ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan po natin na tayong mayroong kakayahan, kailangan po tayong bumaba at tulungan ang gustong magsalita na upang bawiin ang kanilang lugar sa lipunan na ito. May angking dignidad po sila, galing sa Diyos yun. Ipaglaban po natin ang dignidad nila. Hindi po sila parang mga iniipis na iniipit at inaapakan. Kaluluwa po sila. At doon sa mga naniniwala kay Jesus, namatay si Jesus para sa bawat isa sa kanila. At pagka nagkaroon na po tayo ng pagkakaunawaan at paghilom ng mga sugat ng lipunan, magkakaroon na po tayo ng bagong pananaw sa ating mga dapat gawin sa lipunan ito. Hindi na natin bibigyan ng halaga ang pagpapabigay pa ng kapangyarihan sa mga kapangyarihan ng mga political dynasties, ngunit bibigyan po natin ng pagkakataon na magkaroon ng mga leader mula sa baba. Mga pinuno na buo ang kanilang kumpiyansa sa halaga nila sa mata ng Diyos at ipaglalaban ang kanilang kapwa. Huwag niyo kaming kitilin, huwag niyo kaming sakilin, pagkat kami ay may dignidad. Sasabihin nila na ang ira na lumalabas ay para sa amin, hindi para sa mga politiko. Sisingilin namin ang mga ninakaw at hahanap at hihingi kami ng mga institusyon na magsisigurado pantay-pantay kami. Ang mga korte, hindi para sa mayaman. Ang mga korte, hindi para sa politiko. Ang mga korte ay para sa maliliit. Lahat ng proseso sa pamahalaan ay titingnan natin. Bibigyan natin ng mahalaga ang mga maliliit pagkat ayaw na natin na pinapresyohan lang sila tuwing eleksyon. Kung magkano ang isusuhol nila, bibigyan natin sila ng kakayanang sabihin, hindi kami katumbas ng panunuhol nyo. May dignidad kami. Gawin nyo ang trabaho nyo, bibilangin namin ang pera ng taong bayan, itrato nyo kami bilang kapatid nyo at pantay-pantay. Tigilan na yung panggagamit sa maliliit. At pag nagkaroon na tayo ng mga institusyon na malakas ang paninindigan para sa pagtanggol sa karapatan ng bawat isa sa atin at lalong-lalo na ng maliliit, magkakaroon na tayo ng panibagong pananaw sa ating sarili. Hindi na po tayo magpapalaki ng mga henerasyon na walang mga ina at ama. Magkakaroon na tayo ng bagong pagtingin sa kakayanan ni Micaela, sa kakayanan ng bawat na ulila, sa kakayanan ng mga sinasabi natin batang hamog at mga gutom na sumisimot ng rabi dahil sila ay giniginaw. Kulang tayo ng pagkalinga sa isa't isa, kaya ganyan na lamang ang kinalugmok natin.
At natakot tayo sa kapangyarihan, iniisip na ang kapangyarihan ay Diyos. Ang kapangyarihan pong temporal ay hindi Diyos na kailangan sambahin. Ang mga politiko ay hindi idolo na lagi kailangan dulugan at pagsilbihan. Sila po ay naririto ang mga pinuno upang maging alagad ng Diyos upang magsilbi sa bayan. At dahil mali ang pananaw na kinagasnan natin, kailangan nating baguhin ito. Lahat po na magsasabi na bawat isa ay mahalaga ay kailangan ipaglapat ang karapatan natin lahat. Bawat isa mahalaga. At dadaan po tayo sa proseso ng paglilinang at pagninilay-nilay muli sa ano bang nangyari sa atin bilang bansa, bakit napakaraming karahasan at patayan. At dahil po natin naiintindihan na dahil kapulangan po ito ng pagkilala ng karapatan ng ating kapatid na Muslim, kapatid na Luman, ang mga magsasaka na tunay na nag-aari ng may lupa, ng mga lupa. At binigyan natin masyado ang halaga ng mga papel, dokumento, sertipiko, gawa ng mga apugado, gawa ng mga mayaman, planong pagpapayaman, dahil yun po ang binigyan natin ang halaga sa lipunan. Kaya tayo po ay nagkagipit-gipit na at ngayon din na natin alam kung sino tayo. Kaya kailangan baliktarin natin ang naratibo. Baguhin ang hangin. Imbis na hangin ng paglulugmok dahil inaapi ang kapwa, gawin po natin, magkawa po tayo ng bagong hangin ng pag-asa. Baliktarin ang naratibo. Hingan ng tulong ang mga artista ng sining upang ilagha sa bataong bayan ang tunay na estado ng kaluluwa ng bayan. Hingin ang kwento ni Lola Sara, ni Ate Nanette, at ng iba pang mga nanay, kapatid, at ngayon nag-aalaga ng mga inulila natin, ngunit hindi natin tinatanggap ang responsibilidad. Panahon na para tayo'y kalimutan ang mga ambisyong personal, kundi isipin na magiging makahabuluhan lamang ang ating pagiging Pilipino kung iaalay natin ang ating buhay sa isa't isa. Mahalin po natin ang ating kapwa. Huwag natin isipin na kahit sino ay pwedeng mamatay sa gutom or expendable. Huwag po tayo gumawa ng naratibo na hindi tama ng laban ang hindi naman ng laban. Nagkabaril ang taong wala naman ever baril para man laban. Tama na po ang kasinungalingan. Nakakahiya na po at ang puot ng langit ay nasa kahit anong lipunan na ganun na lamang kayang tumingin sa pagdanat ng dugo nang hindi napukutya ang konsyensya. At dahil walang forever, maniningil po ang justisya. At dahil walang forever, malalaman rin ang katotohanan. At dahil walang forever, mananagot din ang mga magnanakaw. Doon lamang po natin matutulungan ang isa't isa na umanda. Sa isang kasaysayan, sana ay maganda. Pagkat matatayag naman po ang pangarap natin mga Pilipino gaya kung sinabi ng ating kapatid na si Alex. Kuhin po natin ang kapasidad natin pangarap ng ganun. Mahalin po natin ang ating kapwa. Isipin natin lahat ang bawat isa ay mahalaga. Salamat po.